Fanatics. Is it true that Alden Richards ay tinrider ang TBJ dahil sa pagtanggap ng offer ng halusos 130 million ang lahat ng yan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga viewers po natin, sa lahat ng mga legit Davor Cards, at sa lahat ng mga followers po at subscribers po natin na lagi nag-aabang sa ating mga updates. Thank you so much, 28,700 plus, no? Going to 30K na yan, no? Na subscriber, salamat po sa inyong laging pagsubaybay at panonood sa lahat ng ating mga updates. At maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala. So ngayon, let's talk about our topic for today's video, kung saan si Alden Richards po ngayon ay napapag-usapan online dahil ang dami pong nagkalat ngayon sa YouTube, Facebook about dun po sa isang offer po na ibinibigay di umano kay Mr. Alden. Pero habang ako po ay naghahanap ng ilang sa mga source kung totoo po ito, eh ngayon, ipa-fact-check po natin yan. Dahil iniwan ng TBJ Alden Richards, possible to stay to Halosos, Eat Bulaga together with the new host. Itong isa sa mga malaking katanungan kasi matapos pong magpaalam ang TBJ sa Tape Incorporated at sa GMA, paglipat po nila ay naiwan si Mr. Alden Richards dahil na rin sa kanyang exclusive contract na meron po sa GMA. So kahit po gusto niyang tumawid sa kabilang network, makasama lang ang TBJ, eh hindi po possible dahil may pinirmahan siyang kontrata under GMA Sparkle. Matatandaan na si Alden Richards ay sumikat. At talagang sabi niya nga sa kanyang mga interview, 6 years in the making, no? 6 years po siya talaga na nagstay bilang host dito po sa Eat Bulaga. At dito rin po talagang masasabi nating naging malaking parte ng kanyang buhay. At dito nagsimula na umingay at talagang tumindi yung kasikatan ni Alden Richards nang maipartner siya dito kay Miss Maine Mendoza as Aldan. Not netizen couldn't hide their disappointment after Alden Richards' absence during the announcement of TBJ's departure of Television and Production in Exponent Incorporated. Some netizen questioned if Alden's absence means that he was not planning to leave Eat Bulagas together with the original host of the show. However, he clarified that he was not aware of the decision made by his colleagues. Nagulat po ako na, sabi niya, hindi ko po ina-expect yung mga pangyayari kahapon. Pero bakit, ano pong mangyari? Ang suporta ko po ay nasa Tito Vic at Joey at Eat Bulaga. Maraming salamat po na kagaya nyo po, mahalaga po sa akin ang loyalty at utang na loob at hindi po magbabago yon, sabi ni Alden. Yan po yung ilan sa mga statement ni Alden Richards matapos nga mag-exodus ang TBJ dito po sa nasabing network at sa Tape Incorporated. Fan believe that there was a possibility that Alden would stay as a host in Eat Bulaga after reports indicated that artists from GMA Sparkle were tasked to replace the talent who resigned from Tape. It was also confirmed that Tape would continue airing Eat Bulaga despite the absence of the original host. Sabi niya, abangan niyo ang mga bagong magpapasaya at magpapatibok sa ating mga puso. Asahan niyo ang mas masaya, mas nakakaaliw at higit pa isang libot isang tuwa na Eat Bulaga. Patuloy ang Davor Cards na maglilingkod para sa inyo. Ito po ang statement ng Tape Incorporated. So matapos nga ito, syempre po, and the story ay napapanood na natin ngayon, in which nagkaroon na nga sila ng mga panibagong host, and at the same time nagkaroon na rin po ng panibagong network or bahay or tahanan ang EAT sa TV5, kung saan pinaglalabanan or kumbaga pinag-aagawan ngayon ang trademark na Eat Bulaga. Pero kasabay nga nito, katapos kumalat ng mga balita at maraming mga issues na nagkalat patungkol sa Eat Bulaga ngayon, eh parang feeling natin naiipit po ang isang Alden Richards patungkol sa issue na ito. Kasi nga, di ba, parang binigit ng marami na si Alden Richards daw di umano ay na-offeran ng Tape Incorporated patungkol nga dito. Pero nagbigay naman si Alden Richards ng kanyang statement na kinausap niya po si Miss Annette, si Attorney
Annette Gozon na isa sa mga CEO Vice President ng GMA at nakiusap siya na ayaw niya, no, kahit po offeran siya ng ganun kalaking pera, eh, hindi po niya tatanggapin. Ito pong nasabing offer nga po ng Tape Incorporated, kasi inaasahan sana nila na sa paglipat po nito, dahil naiwan po itong si Alden Richard, siya po yung inaasahan na mag-main host or mag-sustay na host dito po sa team, dito po sa Eat Bulaga sa Kapuso. Pero nabigo po ang tape. Ngayon sa isang gala night, eh nakita po na present ang Tape Incorporated bilang parte na rin ng GMA, eh present po sila sa pagdiriwang. At nakita po dun sa picture na yon na magkakasama ang si Mr. John Halosos at ang iba pang mga miyembro ng Tape na nandoon po nagpa-picture kay Alden Richards. Kaya ngayon nabuo ang spekulasyon na maaaring si Alden daw di umano ay kinausap at ino-offeran nitong nasabing kumpanya. Pero according po sa ilang news, eh pinaninindigan ni Alden Richards yung kanyang sinabi na hindi po siya mag-host kahit sa anong pong offer, kahit operan pa siya ng Eat Showtime at ng Eat Bulaga or EAT dito po sa GMA 7, never po niyang tatanggapin. Pero kung siya po ay magpo-promote lamang ng kanyang mga projects, maaari na mag-guest pero hindi siya magiging regular host. Yan po yung kanyang pagtanggi, which means tinatama lang natin yung balita na nagkalat na tinatrader niya ang TBJ, dahil kung ano man yung binitawan niyang salita nung una na hindi siya tatanggap ng any engagement or any offer kahit 130 million, kasi yun po yung nagkalat ngayon sa news na 130 million daw di umano ang ino-offer dito kay Alden. Mag-host lang po siya dito po sa nasabing GMA Eat Bulaga Kapuso, which is bagay na hindi po, wala pong fact, no, wala pong katotohanan at wala pong anything na sinabing ganito, no. Maaring ino-operan siya ng trabaho, pero yun nga, 100% eh pinangako ni Alden Richards na hindi niya po ito tatanggapin kahit gaano pa kalaki ang i-offer sa kanya. Ganon ka siya, ganon ka bigat yung kanyang loyalty dito po sa nasabing trio, no? Na talagang kung pwede nga lang po siya na tumakbo, no, para po suportahan ng TBJ, gagawin niya. Pero just the same, dahil yung kanyang loyalty ay nasa TBJ, wala pong halaga na pwede pong makapagpabago dun sa prinsipyo na meron si Alden Richards. Yun isang bagay na talagang hahangaan mo patungkol sa kanya. Kaya naman, huwag tayong maniwala sa mga fake news na inoferan po si Alden at mag-host. Dahil wala po siyang anything na inaamin. Dahil ipapakita naman yan sa news eh. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!